Hello, magandang araw sa ating lahat at sa inyong mga mamshi. At ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasimple pero napakasarap na laksa recipe. At ayan na nga, pero bago natin simulan, ihanda muna natin ang mga sangkap na ating gagamitin. Meron ako ditong cooking oil, garlic, red onion, ground black pepper, puso ng saging, hibi, white vinegar, fish sauce or patis, and chicken. Dito sa aking kawali, ilagay lang natin yung ating cooking oil. Natural at pagka nagigisa tayo, laging ito yung nauuna. Gisa muna natin yung ating bawang. As usual, hintayin natin mag-golden brown. Ngayon, isunod na natin yung ating onion. Pag medyo luto na, pwede na natin ilagay yung hibi. Itong hibi, optional lang po to. Nakita ko lang po to sa aking ref. And sa tingin ko, makakapagdagdag lasa to sa ating recipe. Ngayon, ilagay na rin natin yung ating chicken. Igisa muna natin siya. Tapos, kapag medyo luto na, takpan muna natin para kumatas yung ating manok at lumabas yung kanyang lasa. Ngayon, i-check na natin yung ating manok. Dahil nga luto na siya, pwede na natin siya lagyan ng sabaw. Lagyan muna natin ng tubig at haluin nyo muna yung ilalim dahil medyo dumikit siya. Ngayon, ilalagay ko na rin po yung aking puso ng saging. Inislice ko lang po ito ng maninipis para mas mabilis siyang maluto. Ang pangkaraniwang slice lang po naman kasi nito is pahaba, pa-strips yung kanyang slice. Tapos, ilagay na rin natin yung ating suka. Tandaan nyo, kapag naglalagay kayo ng suka, bawal nyong haluin dahil mahihilaw po to. Pagka tinikman nyo yung sabaw, hindi nyo malalasahan yung asim. Yun po yung sinasabing nahilaw yung suka. Hintayin muna natin siyang kumulo at least 1 minute para maluto yung suka. At ngayon, pwede na natin siyang haluin. At ngayon, medyo luto na nga yung gulay natin. Pwede na tayo maglagay ng pampalasa. Lagay na natin yung patis. At optional lang po to, maglalagay ako ng white sugar. Alam nyo naman tayo mga Filipino, mahilig tayo sa matamis. Kahit sa ulam, nagdadagdag tayo ng sugar. I-check nyo from time to time yung inyong gulay, yung puso ng saging, kung malambot na ba siya. Kapag nakakagat nyo na, pwede na po yun, meaning luto na. Magdagdag na lang din po kayo ng patis kung nakukulangan kayo sa alat. At dahil nga, amoy na amoy ko na yung ating laksa at ready na ako kumain, ngayon ready to serve na ang ating laksa. Please don't forget to click like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!